Ipinasilip naman ng PhiVox ang early warning system na Dynaslow Project na makakatulong sa publiko tuwing may kalamidad. Si Rod Lagusad sa detalye, Rise and Shine, Rod. Taon-taon, marami ang namamatay sa kalamidad sa bansa, kaya patuloy ang paghahanap ng solusyon para mabawasan kundi man tuluyang mapigil ang pagkawala ng mga buhay dahil sa sakuna. Nakatutok ang PhiVox sa pagpapabuti ng early warning system upang maibsan ang epekto ng kalamidad. Partikular na bahagi ng inobasyon ng ahensya ay ang Dynaslow Project, na partikular na tumutugon sa mga deep-seated landslides. Ito ay tumutukoy sa uri ng landslide o pagguho sa ilalim ng bahagi ng lupa na lumilika ng malaking pinsala. Yung mga landslide size natin ay karamihan yun ay may mga movement na kaya kailangan ng sensors na kailangan i-drill para makita yung movement hanggang ilalim, hindi lang sa surface. Talagang deep-seated yung mga sensors din na ginagamit dito. Kada 30 minuto ang pagbibigay ng datos ng Dynaslow kaugnay sa paggalaw sa ilalim ng lupa, at kung magtutuloy-tuloy ito, dito nagtataas ng alert level. Sa pamamagitan ng sensor ng Dynaslow, makakapagbigay babala sa mga komunidad na nasa risk area, lalo na sa landslide-prone areas kabilang na ang bayan ng Paranas sa Samar. Wala pong programa talaga ang national, local, or regional, or even provincial level ang magsasucceed kung hindi po talaga engaged, involved, and empowered yung community. Doon po nakatutok dapat ang mga plano natin. Kasi kahit ano pong ganda ng papel, design, program, activity, project, proposal, everything else will fall if the community is not part of it. Sa kasalukuyan, nasa 52 sites na nalagyan ng Dynaslow na matatagpuan sa 27 probinsya. 5 to 10 years from now, sana institutionalize na yung early warning system sa bansa natin. At same time, devolve na sa local government units yung pag-monitor. We empower them, we help them, we train them. Maaari namang madagdagan ang mga lugar na meron ng Dynaslow kung popondohan ng LGU ang nasa 200,000 hanggang 500,000 pesos na halaga ng bawat Dynaslow. Umaasa naman ng PhiVox na madadagdagan pa ang mga lugar na may ganito. Sa kasalukuyan, nakahain naman na sa Kongreso ang PhiVox Modernization Bill. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.